Okay guys, so for today's video, ang gagawin natin is magpapa-appraise tayo ng ginto. So this is Saudi gold, guys. May binili kasi akong gold online. Panoorin nyo na lang yung last vlog ko. So nabili ko siya online and it's Saudi gold and paulit-ulit eh, no? Ayun. So ngayon, ang gagawin natin is itatry ko siyang ipa-appraise kung tumatanggap sila dito sa Japan ng Saudi gold or inspired jewelries from brands. Okay, so samahan niyo ako guys. I will check sa isang pawn shop lang kasi usually ano naman sila dito guys, standard naman sila dito. Kung hindi tumatanggap sa isa, hindi rin tumatanggap sa iba. Pero I will try pa rin kung may time pa ako guys. So ayun. Medyo maulan din ngayon, so samahan niyo ako, okay? So dito ako nagpunta guys. Ayan, ito po ay subastahan ng alahas. Ayan. So, papasok lang ako guys and babalitaan ko na lang kayo kasi bawal mag-video doon. So, ayun guys, samahan niyo ako. Bye! Guys, ako po ay nagbabalik at pauwi na po ako. Eh, mamaya chichikahan ko kayo kung ano nangyari sa loob ng sanlaan. Okay? So, medyo marami-rami akong nalaman. Kaya, mamaya chichikahan ko kayo. Okay? So, uwi muna ako and then I will get back to you guys. Bye! Hey guys! Ayan, so nakabalik na ako dito sa bahay. And, nangyari kasi ganito yan. Pumasok ako doon sa sanlaan. Tapos, di humingi ng identification card ko. Ayan, so bigay ako, ganyan-ganyan. Tapos, while they were checking the items, kasi dalawa to mga besh. So, ipapakita ko muna sa inyo. Bale, inilatag ko to sa harapan nila kasi nga, gusto kong ma-check kung legit yung seller na nabilang ko. Baka mamaya eh, plastic lang. Sorry ha. Pero syempre, online ko kasi binili. So, ayun. Medyo nag-iingat din ako kasi medyo hindi birong halaga siya. So, ayun nga, ni-legit check ko siya and legit naman siya. Ayun nga lang, while they were checking, ito kasi siya mga besh. Link chain siya, yung usong-uso ngayon, ayan. Na may palawit na bilog at saka yung kandado na naka-engrave dyan na Tiffany & Co. Ayan. Nakikita nyo ba? Yan, naka-engrave dyan na Tiffany & Co. Ayan, tapos, ito rin, meron din naka-engrave dyan. And yung kanyang tanda na siya ay 18K, nandito po siya. Ang nakalagay dito is Tiffany & Co. 750. Ah, Tiffany & Co. AU 750 Italy. Ayan. Sana nakikita nyo ano mga besh. So, ayan. Nilegit check siya. So, okay naman siya. So, sipat-sipat silang ganyan. Ito yung bracelet, mga besh. Ayan. So, ganun din yung design niya. Link chain din siya with the palawit and the sabit. And, ayan din yung kanyang tanda. Ayan. Pagpasensya nyo na po ang aking kuko, ano. Winter na po. Ayan. So, ayan yung tanda niya. Same din sila, Tiffany & Co. AU 750 Italy ang nakasulat. So, the necklace is 23 grams. 23.6 grams. Ayan. And yung bracelet naman is, ayan, 13.09 grams. Di sinipat niya ngayon sa loop niya. Ayan, sinipat niyang ganun. So, Tiffany & Co. Siyempre, makikita niya yan. AU 750 Italy. Tapos, tinignan niya dito sa ilalim, mga besh. Sabi niya ganyan. Di sinipat niya uli. Hinahanap niya yung marka, yung tanda na 18K siya. Eh, wala. Sabi niya bigla sa akin, binili niyo ba ito sa Tiffany & Co. mismo? So, ayan. Maglalagay ako ng clip dyan nung mga conversation namin. So, bale, translated na lang ito. Sabi ko, ah, hindi, hindi. Ano yan? Parang inspired lang yan. Hindi ko sinabing Saudi gold or anything. Sabi niya, ah, oo nga eh, no. Kasi kung binili mo to sa Tiffany & Co., hindi ganito. So, sabi ko, oo, ganun nga. So, yun. Copy 1枚いただきます。はい。
ティファニーで買ってるんです?じゃないですね。ですよね。やっぱ普通の金としての扱いなんちゃうんで。はい。これなんかインスパイアの。そうですね。 Siyempre nasipat niya na tinimbang niya ngayon. So, ano nangyari? May tinignan siyang chart, mga besh. Ang timbang niya sa aking bracelet is 13 grams, which is okay naman. Hindi niya sinali yung 0.09. Ayan. So, ang kuha niya sa bracelet is 54,000 yen. So, in peso, 5.4 times 4,500 ang palit ngayon. So, in peso, nasa 24,300 pesos. So, pag dinivide mo siya per gram sa 13 grams is 1,870. Ayan. Ayan po ang ano ang computation ko. Ni-round off ko na siya. So, 1,870 siya per gram, which is nakuha ko siya per gramo ng 3,100 pesos. So, not bad na rin siguro. The necklace is 23.6 grams. 23.6. Kuha niya is 98,000 yen. So, siyam na lapad at walong manipis. 9.8 times 4,500 is 44,100 pesos ang kanilang kuha in peso sa necklace. So, divided by 23.6. Ayan. O, tama nga. 1,870 ang kanilang kuha per gram dito sa Japan ng Saudi Gold na inspired necklace. Alam ko kasi guys, yung chart na tinignan niya is kung tatanggap ba sila or hindi. So, ayun na. Nakuha na natin. Tumatanggap sila dito guys ng inspired necklaces or inspired rings. Mga ganyan. Siguro basta wala lang. Ano bang tawag mo dyan? Wala lang mga spring. Kasi minsan yung Cartier Love na bracelet, yung bangle. Wala pa kasi ako nun guys. Yung bangle na ganun. Minsan kasi may spring yun. So yun, hindi nila tinatanggap sa sanlaan yun dito. And ano pa ba? Yan, ito itong suit ko. Comparison guys, kasi ito medyo same sila ng bigat. Netong si, ano ba tawag dito? Ni link chain, itong aking Japan gold na necklace with pendant. Tignan natin kung may pagkakaiba. Pina-appraise ko na rin siya guys. Para titignan natin kung may pagkakaiba sila. So ito guys, 26.6 grams na Japan gold with pendant. 110,000 yen. So 11 kalapad yon times 4,500 pesos. 49,500 pesos. I-divide natin sa grams niya, which is 26.6. So, kukunin niya ng 1,860. So, parang mas mahal pa tong si, ano, si Inspired. Diba? Kasi, oh, 1,868. Oh, diba? So, parang mas mataas pa yung kuha niya dito kay, ano, kay link chain. Hindi ko alam kung bakit ganun guys. Siguro mas mataas nga ang Saudi Gold. Kasi I heard sa ibang vloggers ha. Kung kilala nyo si Madam Digger, Princess Mendoza, pakipanood na lang po siya. Nakakatuwa siya. So ayan, meron din siyang ganito. Mas mataas ang kuha nila sa Saudi Gold sa Pilipinas. Which is 2,000 plus na ngayon. Dito kasi guys, walang masyado nagsasanla. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero ayun, sanlaan yung pinuntahan ko, tagong sanlaan. So, ayun. Yun ang natutunan natin, guys. So, parang lugi tayo kung isasanla natin siya dito sa Japan, ano. Pero, ayun lang. Naging lesson lang sa akin yun. Kasi, mas mahal pag bibilihin mo ang Japan Gold. Kasi nga naman quality. Tingnan nyo naman yung chain, diba? Yung chain, yung cut, ito. Ito, guys, is 6 cut ito. 6 cut na Japan Gold, ayan. Diba, yung quality ng gawa nila, tas double lock pa siya, ayan. May double lock siyang ganyan. Ayan. Yung quality ng gawa nila, is pulido talaga kung titignan mo, kung susuriin mong mabuti yung ginto. Unlike dito, sa Saudi Gold, may mga ano sila eh, katulad nito. Yung lock niya guys, o paling, hindi siya pantay. So,
ito ang pinaka-importante pa man din sa ano, 'di ba? Sa kwintas na ganito. Tapos wala siyang double lock, which is okay lang naman din kasi siguro purpose nito para makapaglagay ka ng pendant ganyan. Pero ayan, paling siya. So hindi pulido ang gawa. And sa bracelet, ayan, nakita ko 'to, meron siyang parang nahinang na part. Ayan. Ayan, yun lang guys. Pero okay pa rin naman. Ngayon ko lang talaga nalaman na mas mataas pa rin pala ang kuha nila dito ng Saudi gold kahit inspired siya, mga besh. Yun lang, lesson learned. Kahit mas mataas ang Japan gold, pag binili, mas mataas pa rin ang sanla ni Saudi gold pag isasanla mo, okay? So, ayun lang guys. Guys, medyo ano ngayon, baka mag-continue ako sa pag jewelry vlog. Sana suportahan nyo rin ako. Ayun. Maraming salamat. So, that's about it for this video. And if you like it, please give it a thumbs up. And kung may natutunan kayo, guys, please share it with your friends. And also, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you get notified on my next uploads. I'll see you guys on the next one. Bye!